Good day mga viewers, kapongers, kabeshies, ka-channels, lahat ng ka-kamote, ka-youtubers. Good day po sa inyo lahat. For today's vlog, gusto kong gawing medyo seryoso ito. Kasi yung mga nakaraang vlogs ko, alam naman natin, puro kalokohan, puro comedy. Ngayon, medyo gusto kong gawing seryoso kasi maganda ang topic. Ang topic for today ay about impression. Ano nga ba ang impression sa isang YouTube channel? So bago ang lahat, basahin ko muna kung ano ang ibig sabihin ng salitang yun. Impression, an idea, feeling, or opinion about something or someone, especially one formed without conscious thought or on the basis of little evidence. So yun guys, base sa meaning, an idea, feeling, or an opinion without any conscious thought. Meaning, hindi ka ganun ka-aware. Kumbaga, kung sa tao ito, hindi ka sigurado kung mabait ba talaga siya. Parang naisip mo, parang ang bait-bait niya. Kasi yun yung unang impression mo sa kanya. Yun yung unang tingin mo sa kanya, no? Pero wala kang konkretong ebidensya o preba dahil nakalagay dito, on the basis of little evidence. Hindi ka talaga sure na mabait siya. Sa tao yun. Pero kung ito ay sa YouTube, ang tinutukoy dito ay walang iba kundi, hulaan nyo nga, hindi nyo alam. Okay, kaya nga kayo nanonood dahil hindi nyo alam. Or curious lang kayo. Well, ang tinutukoy sa YouTube na impression ay walang iba kundi ang thumbnail at ang title, no? Kasi yan yung bungad. Dapat talaga, gandahan natin ang thumbnail natin, gawin natin interesting, gawin natin makulay. Pag-isipan na mabuti, lalong-lalo na ngayon guys, aminin na natin, napakadami ng YouTubers. Hindi na pwede ngayon yung maganda lang, no? Dati pwede yon, maganda lang, okay na. Ngayon, kailangan maganda at unique. Ganon din naman sa title, kailangan very searchable at yun nga, unique din. For example, how to create pang mga DIY or mag-isip kayo ng ibang something unique. Kayo na yan. Magaling kang kupal ka. Pinabala dyan. Pwede nyong aralin yan mag-isa. Hindi na ako, no? Pwede ko kayo nalang tulungan. Paano mabantayan kung tumataas ba ang impression nyo? At walang iba kung hindi sa YT Studio. So ayun guys, no? Sa Google Chrome, punta kayo sa YT Studio nyo. Then click on Analytics. Tapos see more. Ayan, bumungad ang Away Y669 versus JBL Flip 5. Yan ang may pinakamadaming or pinakamalaking impressions sa lahat ng aking mga videos. You know, kung mapapansin nyo, 808 ang impressions. So, to explain it further, ang impressions ay kung ilang beses pinakita ni YouTube ang thumbnail mo, whether sa suggested videos, YouTube search, homepage, or even sa notification nila. Now, ano naman ang impressions click-through rate? Ang impressions click-through rate ay ilang beses kinlik ng viewers ng buo ang thumbnail mo. Meron kasing tinatawag na accidental click. So, dyan pa lang, nalalaman ni YouTube kung ito ay kinlik dahil nagandahan ba? O, aksidente lang. I'll show you how. Hindi po yan. Aksidente po yan. So, yung uno kong ipapakita ay sample ng accidental click. Malalaman nyo, aksidente lang. Kasi na-click yung thumbnail ng kalahati yung litrato. Ayan o. So, it will count as a view but never an impression. So, pangalawa naman, na-click ng buo. Yan. Ibig sabihin, nagustuhan talaga yung thumbnail. It will count as one view and an impression. Parang sa tao lang yan. Kapag nakabask ang tao o isang lalaki, malalaman ba kung ito ay pogi o pangit? Hindi rin naman, di ba? Kaya hindi siya magka-count as an impression. Di ba? Gago! So, ganun ka-importante na hindi kalahati kung hindi buo na maklik ang thumbnails nyo nang sa ganun, mag-improve ang impressions click-through rate nyo at dun nyo malalaman na kung kayo ay nag-i-improve sa paggawa ng thumbnails. Ngayon, kung napapaganda nyo yung thumbnails nyo, it will go hand in hand. Dadami viewers nyo, dadami din ang subscribers nyo at lalo kayong masasuggest ni Lolo. At ayon kay YouTube, no, 2% to 10% ng impressions click-through rate ay okay na okay na. As you can see guys, sa akin nag 12.9%. So, edi wow. Sana all. So, yun naman yun talaga guys eh. Kaya ako gumawa ng video na to, hindi naman para talaga
may concern ako sa inyo kung hindi talagang gusto kong i-flex na meron akong 12.9% na impressions click-through rate. Biro lang po. Sadyang gusto ko rin makatulong sa mga makakapanood nito gaya ng pagtulong ko sa members ng 23 Subsuban GCs ko. So sa mga non-YouTubers na makakapanood nito, ang Subsuban GC ay group chats na kung saan nagtutulungan ang mga small YouTubers na maiangat ang kanilang YouTube channels. So ayan, shout out po sa lahat ng mga members ng Subsuban GC. Huwag kayong pasaway, huwag kayong maglalapag ng link, lalong-lalo na kapag ako ay busy. Happy Subsuban po sa inyo lahat, and I hope this year ma-monetize na lahat. Subsubin mo ako, subsubin din kita, subsubag mo na tayo hanggang mamaga, hanggang pare-pareho natin maabot ng isang libo. Sa hirap mo ginawa, sa subsuban may asenso. Subsubin, 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 subsuban tayo hanggang mamaga. Subsubin, 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 subsuban nyo ako hanggang mamaga. Subsubin, subsubin, so bago magtapos ang vlog na to guys, gusto ko ulit-ulitin kung gaano kahalaga ang pag-create o paggawa ng magandang thumbnail at catchy na title. Kasi kung napansin nyo kanina sa GC ko, meron akong natulungan or na-guide until she gets monetized. At ngayong monetized na siya, sabi ko naman, gandahan niya yung thumbnail niya kasi nakukulangan ako sa views niya. Ngayon, meron siyang nagawa, no? Na isang thumbnail, at yun pa ang pinaka-umani ng napakaraming views compared dun sa hindi gaano magandang thumbnails or walang thumbnail at all. So, dun pa lang, alam na natin yung importansya ng matino or unique na thumbnail. Sayang nga lang eh, yung vlog na yon, hindi kagandahan yung loob, no? Yung content niya, hindi sucks lang, pero napakaraming views. Samantalang, yung mas magaganda niyang vlogs na walang thumbnail, sobrang baba ng views. So yan, alam na natin, sobrang importante. Parang yung isang negosyo, no? Dapat sa negosyo, yung fasad o yung harapan ng establishment, dapat malinis, kaaya-aya, maliwanag. Talagang kailangan mo ng invite. Yun ang key dyan. Kailangan maimbita mo sila. Ganun din naman sa thumbnail, no? So, para malaman mo, again, kung paano ka nag-i-improve sa paggawa ng thumbnail, check nyo lagi yung analytics nyo. Okay? Check nyo yung impressions nyo kung tumataas. Dyan kayo mag-i-improve. So, kung kayo ay nagmamadali na paangatin yung channel nyo, this video is definitely not for you. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kasi this video is not for me too. Kasi ako, upload lang din ng upload. Wala akong pake. Wapakes. Naiinip lang ako. Pero, yan yung technique. Alam ko kung paano. Hindi ko nga lang ma-apply sa sarili ko dahil nga, wapakes. So, pare-pareho lang tayo. So, kung gusto nyo sundin, sundin ninyo po. So, maraming salamat sa panonood. I hope na may natutunan kayo maski na konti, no? Sa susunod, pag nainip ako ulit, siguro about YouTube links naman, bakit bawal ang links sa GCs?